What's up guys? Kumusta tayo dyan? Welcome back to my channel. This is Alex once again. And if it is your first time dito sa channel ko, huwag kalimutan i-click ang subscribe at ang notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload tayo ng new videos. And for this vlog, is pag-uusapan natin ang alternative way kung paano nga ba mag-apply bilang butcher dito sa Australia na hindi na dadaan sa agency. And if you want to know about it, then just sit back and watch this video. Alright guys, so bago tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa atin. And at last, nagiging monetized na yung channel natin. So thank you for all of your support. Maraming salamat guys. And shout out to JR Sericos, ang pinakagwapo sa giwano niya. Wow! Crispin Gonzaga of Dubai, United Arab Emirates. Shout out sa lahat ng mga OFW, especially to all the butchers all over the world. Thank you. Without further ado, so guys, kung napanood niyo yung vlog ko about paano makakapunta sa Australia or kung paano mag-apply bilang butcher dito sa Australia, is sounds like napakahaba ng proseso at walang kasiguraduhan kung maselect ba tayo. Kasi nga, as I have said, out of 300, maybe 10 or less lang yung makukuha or maselect. So napakalit ng chance. So for this vlog is pag-uusapan natin ang alternative way kung paano mag-apply bilang butcher dito sa Australia na hindi nadadaan sa agency dyan sa Philippines. Wow! So I've been thinking to do this vlog a while ago and supposed to be may makakasama tayo ngayon pa talagang hindi pinapayagan ng pagkakataon kasi nga hindi magpunabot yung time namin kasi nga dito sa Australia guys talagang napaka-busy ng mga tao dito. Minsan hindi lang isa o dalawa yung trabaho, minsan tatlo, apat pa. So hindi natin makakasama yung taong supposed to yun na makakasama natin, but I will try to do my best just to explain the way kung paano makapag-apply ng butcher dito sa Australia na hindi nadadaan sa agency. So, if you were watching my vlog about nung 6 ways kung paano makakapunta sa Australia, isa doon sa 6 is ang student visa. So, yun yung alternative way kung paano mag-apply bilang butcher dito sa Australia is through student visa. At yan po ay proven and tested na kasi marami na pong na kapag-apply ng butcher dito at na-sponsoran ng company ng working visa through student visa. So anong ginagawa nila? Nag-training sila sa Philippines, pumunta sila sa mga training center sa slaughterhouse, then pumunta sila dito sa Australia as an student. So pagdating nila dito sa Australia as an student, they applied sa mga company or sa abattoir bilang butcher as a part-timer kasi nga student sila. So bilang student, mayroong dalawang options dyan. Either sila mismo yung nag-aaral at the same time is nagtatrabaho as part-time. Or yung iba naman is kung may partner sila or may missis, yung missis nila yung nag-aaral at sila yung nagtatrabaho dun sa abattoir. The only thing is that if yung study mo is bachelor's degree or any certificates, you are only allowed to work 20 hours in a week. So, probably 2 days lang yung pwede kang pumasok sa company. Unless if it is a school holiday or sim break like that. Kasi nga, mayroong unlimited time so you can work full time. So, that's the disadvantage. You can only work 20 hours. However, if your missus or if you are the one studying at yung kinuha mong course ay nasa master's degree na, if you're partner or your missus is studying master's degree, then you automatically as a partner can work full-time. So mas malaki yung chance kasi nga full-time yung pagtatrabaho mo. So you can work 5 days in a week or depende sa ilang araw yung pasok ng company. Ayun na nga, napunta sila dito bilang student. But bago sila pumunta dito, kailangan dala mo na yung mga proof of evidence sa nag-training ka at may experience ka dyan sa Philippines. At ang required ng company is at least 3 years of experience. 3 years. Yan, tandaan niya na. Kailangan may state yan dun sa certificate. And pag nakapagtrabaho ka na, alam mo na yung gagawin. Magpakitang gilas ka, gawin mo lahat ng kaya mo, gawin mo kung anong
kaya mong gawin, may pakita lang sa employer na karapat-dapat ka para ma-sponsoran ka ng working visa. So nasa sayo na yan, anong diskarte yung gagawin mo. Basta once nakapasok ka na, gawin mo lang lahat ng kaya mong magawa para ma-sponsoran ka ng company. So aside dun sa mga certificates na kailangan mong dalhin bago ka pumunta dito sa Australia, is kailangan mo munang mag-research. Ano bang i-research natin? Kailangan nyo muna mag-research, search nyo sa Google beef abattoir in Australia or abattoir in Australia. Diyan makikita nyo lahat ng mga establishmento na nagkakatay ng baka or karnero o kung ano pa mang hayop dito sa Australia. Research nyo doon at kung anong next step na gagawin nyo, mag-inquire kayo doon sa company kung nag-i-sponsor ba sila ng working visa. So hanapin nyo doon sa mga company kung sino ang nag-i-sponsor ng working visa. Kasi nga, hindi lahat ng company ay nakakapag-sponsor ng working visa. Yung iba is hindi tumatanggap kasi yung gusto nila is yung mga locals lang. So ayaw nilang mag-hire ng mga overseas worker. So pagkatapos noon, once may nahanap ka ng company na pwedeng mapag-applyan ng working visa, doon ka mag-a-apply ng student mo na malapit doon sa company na yun. Kasi nga, yung nangyayari sa iba dito is pumunta sila ng ibang state, doon sila nag-aral, pero wala silang makitang company doon na pwedeng mapasukan na mag-i-sponsor ng working visa. So ang ginawa nila, lumipat sila dito sa state namin. So parang napakatagal at napakalayong proseso na nagagawin yun. Pwera na lang kung may kamag-anak ka dito o mga kaibigan na baka katulong sa iyo. Mas maganda kung saan yung company is doon ka mag-aral, para mas malapit lang. At kung itatanong nyo kung kailangan pa ba ng IELTS, well, it depends. Kung ikaw mismo yung nag-aaral, depende na yun sa course na kukunin mo kasi may mga course na required yung IELTS, mayroon namang hindi na required yung IELTS sa ngayon. So huwag mo munang problemahin yung IELTS. Tsaka mo na yan, problemahin pag nakapag-apply ka na sa company kasi yung ang pag-a-apply mo sa company is either part-time ka or full-time, depende yun kung masteral or bachelor's degree yung course na kukunin mo. At kung yung partner mo naman yung nag-aaral at ikaw ay ang secondary sponsor lamang or ano bang tawag, defendant ka lamang, is hindi mo na kailangan talaga yung IELTS. Ang kailangan mo lang is magtrabaho, magpakita ng gilas. Pagkatapos nun, pag sinabi ng company na okay, sponsoran ka na namin for working visa, so dyan ka na kukuha ng IELTS. So wag mo munang problemahin ang IELTS. Ang una mong problemahin is kung paano makakapunta dito as a student. Alright, so hopefully this would give you a little bit of information. And if you have any questions, so just please comment down below. At try kong sasagutin yung mga questions ninyo. If you have any topics na gustong i-discuss natin, is just comment down below. At susubukan natin i-discuss ang mga topic na yan sa susunod na mga vlog. So thank you and just keep tuning in and please don't forget to hit the subscribe and notification bell and hit the like button as well. Till next time, see ya!